Los Angeles Clippers, medyo hindi pa nga po sila nagiging agresibo sa pag-trade at pagkuha ng mga manlalaro ngayong off-season. At kung hindi pa nga po sila magmamadali, ay baka maubusan na nga po sila ng malalaking pangalan. Well, dito nga po papasok at pumasok ang ibinigay na trade proposal ng isang eksperto kung paano pa nila masusungkit ang isang Derrick Rose. Yan nga po ang pag-uusapan natin ngayon na susundan naman natin ang pagpapaalam sa inyo kung ano nga bang naging rason ni Montrezl Harrell sa paglipat niya sa Los Angeles Lakers. Totoo nga bang hinikayat siya ni LeBron James at nagalit mismo kina Kawhi Leonard at Paul George? Well, tara, sabay-sabay nating pag-usapan yan. Bago nga po tayo mag-umpisa at magsimula ngayon dito sa ating bagong video ngayon, ay syempre, shout out nga pala at maraming salamat sa lahat ng laging nanonood dyan na mga taga Surigao del Norte, Agusan del Sur, mga idol, at syempre sa lahat ng mga taga Bicol at Albay. Maraming salamat muli sa inyo, mga idol. Huwag nyo rin kalimutang bisitahin at i-follow ang ating Facebook page, JZoneTV 2.0. So tara, halina't ipagpatuloy na natin ang ating pag-uusapan ngayon. Limitado pa nga po ang mga ginagawang move ng Los Angeles Clippers ngayong off-season. Bale, ang pinakahuling nakuha pa lang nga po nilang player sa free agency ay isang sentro sa katauhan ni Serge Ibaka. Well, sa ganyan mga ipinapakita pa lang nga po ng team na ito, ay masasabi na natin na hindi pa sila pumupunta man lang sa pinakamalaking move na pwedeng gawin ng kanilang front office sa pagkuha ng isang bagong point guard na hangad ni Kawhi Leonard na maisa katuparan ng Clippers bago man magtapos ang off-season. Kaya dali-dali nga pong nagsiyasat ang ating mga eksperto kung sino pa nga bang player ang pwedeng kunin ng Los Angeles Clippers para matupad ang kahilingan ni Kawhi. Well, ayon nga po sa kalalabas pa lang na balita, kabilang na nga po sa mga posibleng move ng Clippers sa mga susunod na araw ay ang pagkuha nila kay Derrick Rose mula sa Detroit Pistons. Ipinangako nga po ng Clippers na maghihiganti sila matapos ang pagkawala ng isa sa kanilang pinakamahalagang miyembro na si Montrezl Harrell. Kaya sana nga po natin na susubukan ng Clippers na makakuha ang isang Derrick Rose kapalit si Lou Williams. Base nga po sa mga naunang nailabas na balita, sasakto nga daw po talaga si Derrick Rose sa Clippers na nangangailangan ngayon ng isang natural na point guard na kayang mag-distribute ng bola para sa kanya mga kakampi at gumawa na rin ng puntos upang mabawasan man lang ang bigat ng pressure na daladala ng kanilang mga superstars. Gayong nabanggit na rin nga po natin kanina ang pangalan ni Montrezl Harrell, ay pag-uusapan muna nga po agad natin ngayon ang kanyang inilabas na rason kung bakit siya umalis ng Los Angeles Clippers. Makalipas nga po ang ilang araw na pananahimik nito matapos ang kanyang pag-alis sa team at pagsama kay LeBron James sa wakas, ay nagsalita na rin nga po si Montrezl Harrell patungkol sa kanyang ginawang nakakabiglang move, especially sa kanyang mga teammates. Ayon nga po sa kanya, isa nga daw po itong business decision na pagkasunduan naman niya daw po ng kanyang buong pamilya na pumunta na lang siya sa Los Angeles Lakers na isa sa mga koponan na hinahangad siyang makuha. Gusto rin nga po nito, mga idol, na mapabilang sa isang grupo na may kakayahang makabuo agad ng chemistry. Pero bago nga po siya magdesisyong lumipat sa Lakers, ay ginusto muna nga daw po niyang manatili sa Clippers na meron sanang full bird right sa kanya, meaning walang limitasyon nga po kung gaano man kataas ang kanyang matatanggap na kontrata sa team. Pero gaya nga po ng sinabi nito, naramdaman na nga po niya nang una pa lang na ayaw na siyang tanggapin pa ng buo ng Los Angeles Clippers matapos ang kanyang pagkatalo last season. Kung inyo nga pong matatandaan, mga idol, meron nga pong hindi kaaya-ayang initan sa kanilang locker room na inaakalang isa siya sa mga nag-umpisa noon. So, posibleng isa nga po yun sa mga naging dahilan rin ng pag-alis niya sa kupunan ni Kawhi Leonard at Paul George. So yun lang, mga idol. Once again, this is JZoneTV.